Bago ako magsimula ay gusto ko munang bumati sa inyo ng isang magandang gabi. Bali ako po si Denmark, taga Insurance Street dito sa GCIS Village, Barangay Sangangdaan, Quezon City. Isa ako sa mga loyal listeners ninyo sa inyong programa sa radyo at maging sa YouTube. At aktibo din po akong miyembro ng mga fans club. Siya nga pala, matagal na akong nagbabalak na sumulat sa inyong programa at matagal ko na rin pinapangarap na marinig ang aking kwento ng pag-ibig sa inyong programa sa Papa Dudut Stories sa YouTube. Papa Dudut, alam ko na sari-saring reaksyon ang aabutin ko sa mga tagapakinig ninyo kung sakaling mapipili ninyong i-upload ang sulat ko. Pero handa na ako. Sabihan man nila akong tanga ay okay lang. Sa pag-ibig naman ay hindi mo talaga maiiwasan ang magpakatanga at magpakamartir sa taong mahal mo. Samantala, sisimulan ko na lamang ang kwento ko noong araw na maranasan ko ang sakit na dulot ng pag-ibig. Natatandaan ko noong gabing yon, habang nakasakay sa jeep ay nakatanggap ako ng tawag mula sa girlfriend kong si Reynaline. Denmark, pasensya ka na kung naistorbo kita ha. Kailangan kasi kitang makausap. Ang sabi sa akin ng aking girlfriend sa kabilang linya. Buti naman na tumawag ka, Reynaline. Kanina pa kitang tinatawagan kaso out of reach ka. Sabik na sabik kong sabi sa kanya. Siya nga pala, hindi ba usapan natin na magkikita tayo sa mall ng alas 4? Bakit mo ko inindyan? Tanong ko sa kanya. I'm sorry, tipid niyang sagot sa akin. Sinayang mo ang lakad natin, nakasakay na ako ngayon ng jeep eh. Pauwi na sa amin. Nangihinayang kong wika sa kanya. Nasaan ka na ba? Narito ako sa bus station dito sa Cubao. Nagtataka naman ako nang marinig ko ang kanyang sinabi. Bus station? Teka, anong ginagawa mo dyan? Denmark, kaya ako tumawag eh para kausapin ka saglit. May sasabihin lang ako sa'yo. Makapigil hininga naman yung paghihintay ko sa karugtong ng kanyang sasabihin sa akin. I need space. Pagpapatuloy niya. Nagulat naman ako sa kanyang sinabi. Nanlumo at halos madurog ang puso ko. Dahil kung hiling niya sa akin ay bigyan ko siya ng space, ibig sabihin. Gusto ko nang kumalas sa relasyon natin. Gusto ko nang makipaghiwalay. Paglilinaw niya sa akin. Nung una ay hindi ako makapagsalita dahil hindi ko akalain na mangyayari ito sa relasyon namin. I mean, wala naman kaming pinagtatalunan. Sweet naman kami palagi sa isa't isa. Masaya naman siya kapag magkasama kami. Kaya nagulat ako nang bigla siyang makipagkalas sa akin. Pero Reynaline, bakit? Teka, may nagawa ba akong kasalanan sa'yo? Meron ba akong hindi na ibigay sa'yo? Ano? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Pero hindi na kita mahal, Denmark? Oo, wala kang kasalanan. Sinubukan mong ibigay sa akin ang lahat kaso kulang pa rin eh. Meron akong hinahanap sa iyo na hanggang ngayon ay hindi ko makita-kita. Pag-amin niya sa akin. Sa pagkakataong yon ay naluhan ako. Reynaline, ano yun? Sabihin mo naman sa akin. Hindi ko rin alam basta hindi na ako masaya sa iyo. Sagot lamang niya sa akin. Meron pa bang ibang dahilan kaya gusto mo na makipaghiwalay sa akin? Bakit? Meron ka namang ibang lalaki, ha? Pinipressure ka na ba ng mga magulang mo? Ano, Reynaline? Sabihin mo naman sa akin yung totoong dahilan. Pagmamakaawa ko sa kanya. Matagal bago sumagot noon si Reynaline sa tanong ko. Wala akong ibang lalaki, Denmark. Wala na akong ibang dahilan maliban sa hindi na kita mahal. Hindi na kita kayang mahalin. Hindi ko kayang ibigay yung pagmamahal na inaasahan mo. Samantala, hindi ko na napigilan pang umiyak. Ang hirap pala ng masaktan lalo na't iniwanan ka ng walang dahilan.
sabi ko sa kanya habang puno ng hinanakit. Makakalimutan mo rin ako, Denmark. Hindi ako ang babaeng magpapasaya sa iyo. Yun na lamang ang huli kong narinig sa kanya bago naputol ang linya. Nagpatuloy ako sa pag-iya kahit pa na pinagtitinginan na ako ng ibang mga pasahero sa jeep. Papa Dudut, noong araw na yon ay halos gumuho talaga ang mundo ko dahil iniwan ako ng taong minahal ko at ginawa kong mundo. Sobra akong nasaktan kasi pala isipan sa akin noon kung bakit ako hiniwalayan ni Reynaline. Hindi kasi siya nagbigay ng dahilan. Samantala, dahil nga sa sobrang pagmamahal ko kay Reynaline ay ginawa ko ang lahat para balikan niya ako. Kaso kahit na anong gawin ko noon ay parati akong bigo. Kaya aminin ko sa inyo na halos ma-depress ako noon. Samantala, upang maibsan ang sakit sa puso ko dulot ni Reynaline, ay ibinaling ko na lamang sa text ang lahat. Noong mga panahong yon ay kasama ako sa isang clan at binuhos ko talaga sa group message ang lahat ng sama ng loob ko kay Reynaline. Ibinuhos ko rin sa internet ang sama ng loob ko sa ex ko. At hindi ko noon ine-expect na may mag-reply sa akin na isang taong hindi ko gaanong kakilala. Ang sabi pa niya sa akin ay masyado raw akong madrama at pagkatapos noon ay pinayuhan pa niya ako tungkol sa pinagdaraanan ko. Papa Dudut, doon nagsimula ang komunikasyon namin ng taong nakilala ko sa pangalang Sally. Simula noon ay naging textmate at chatmate na kaming dalawa. Madali ko naka-vibes si Sally kasi likas sa kanya ang pagiging palakaibigan. Bukod sa magaling siyang kausap at malakas ang sense of humor, masasabi ko rin na suwak ang personalities namin kaya hindi katakatakang madali kaming nagkaroon ng bonding. Samantala, dumating din ang araw na nagpa siya na kaming magkitang dalawa ni Sally ng personal. "Sally, ikaw ba yan?" tanong ko sa kanya. Bumaling naman siya sa akin at masaya niya akong kinausap. "Oo, ako nga si Sally. Kasama mo sa clan." "Well, hindi ako pwedeng magkamali. Ikaw si Denmark. Ilang beses kasing tinignan ang litrato mo sa Facebook eh." Wika pa niya sa akin. Natuwa naman ako sa aking narinig. "Aba, kilalang kilala mo na pala ako kung ganun." "Sabihin na nating medyo. May ilang linggo na rin tayong magka-chat at magka-textmates." Wika pa niya. Pinagmasdan ko naman si Sally at aaminin kong agad niya akong napahanga. Aaminin ko na noong una talaga ay kinabahan ako kung ano ba talaga ang itsura ni Sally kung papasa ba siya sa standards at taste ko. Pero naisip ko rin kinalaunan na kahit na ano pa ang kanyang itsura ay ayos lang sa akin. Ang importante ay mabuti siyang tao. "Maganda ka pala sa personal." Ang puri ko naman sa kanya. "Kinabahan ka kanina, no? Akala mo siguro tsaka ako. Ano, umamin ka?" Natatawa niyang panunubok sa akin. "Oo, inaamin ko. Kinakabahan talaga ako kanina kasi alam mo na. Pero hindi pala. Kaya heto, nakahinga ako ng maluwag." Pag-amin ko sa kanya. "Ikaw ha? Tumitingin ka pala sa panlabas na anyo." Natatawa niyang wika. Agad naman ako nagsalita ng pangdepensa. "Sa tingin ko eh, normal lang yun na tumingin ka sa panlabas na anyo ng isang tao. Lalo na kung first time mo palang siyang makikita. I'm sure ikaw rin. Bago ka nakipag-text sa akin, kinilatis mo ng maigi ang mukha ko." Natatawa kong sagot sa kanya. "Well, tama ka. At pumasa ka sa taste ko kaya heto, nakipag-chat ako sa iyo at pumayag na makipag-eyeball." "Siya nga pala. Pasensya ka na kung ngayon lang natuloy ang eyeball natin ha. Alam mo naman na medyo busy ako dahil sa work. Tapos noong last week, sinamahan ko sa San Jose del Monte ang tita ko. Alam mo naman na hindi aalis yun ang hindi ako kasama." Paliwanag niya sa akin. "Wala yun, ang mahalaga natuloy pa rin ang eyeball natin. Sally, pagkatapos nito uulit-ulitin natin to ha." Tumango at sumang-ayon naman siya sa sinabi ko. "Oo ba? Kung maganda ba naman ang kalalabasan itong eyeball natin, why not, hindi ba?"
Samantala habang nagkwekwentuhan kami ay naisip kong itanong sa kanya ang isang bagay na hindi ko pa naitatanong simula noong maging magkaibigan kami. Siya nga pala, Sally. Ngayon lang ako magkakaroon ng lakas ng loob na itanong ito sa iyo. May boyfriend ka na ba? Wala pa. Napapangiting sagot niya sa akin. Bakit naman? Masyado bang mahigpit ang tita mo? Curious kong tanong sa kanya. Medyo, pero meron na akong ibang naging boyfriend kaso hindi rin nagtagal. Sagot niya. Teka, bakit mo ba tinatanong yan sa akin? Bakit? Manliligaw ka ba sa akin? Natatawang tanong niya sa akin. Malay mo, bigla na lang ako manligaw sa iyo in the future. Nakangiting sabi ko sa kanya. Pero tinawanan lang yun ni Sally. Yan ang gusto ko sa isang lalaki, malakas ang loob. Pero teka, ikaw ba single ka ba talaga? O baka naman nagpapanggap ka lang na single? Single ako, maniwala ka. Kahit kailan eh hindi ako nagsisinungaling sa civil status ko. Paniniguro ko sa kanya. So ibig sabihin eh match pala tayong dalawa? May palagay ako magkakasundo tayong dalawa. Denmark, ang sabi pa niya sa akin noong araw na yon. Papa Dudut, pagkatapos ng tagpong yon ay mas naging close kami ni Sally. Naging madalas ang text at tawagan namin. Bukod roon ay dumalas din ang paglabas-labas namin para kumain at mamasyal. Papa Dudut, aaminin ko na masaya talagang kasama itong si Sally. Masasabi kong nakukompleto talaga ang araw ko kapag magkasama kami. Pero hindi ko akalain na may mamumuo palang espesyal na pagtitinginan sa aming dalawa. Nung una hanggang ligaw tingin lamang ako kay Sally dahil ayaw ko namang sabihin niya na tinitake advantage ko ang friendship namin. Pero sadyang makulit talaga ang pusong nagmamahal. Sa huli ay sumuko na rin sa pagtatago ang aking mahiyaing puso. Nag-enjoy ka ba sa lakad natin ngayon? Masayang tanong ko kay Sally. Pero kahit na hindi ako sagutin ni Sally, alam kong sobra siyang saya ng araw na yon. Oo, nag-enjoy talaga ako sa lakad natin. Nagustuhan ko yung pinanood nating sine tapos nabusog ako dun sa kinain nating mga tacos at saka burritos, pagkumpirma niya. Naku, mabuti naman kung ganun. Yan talaga ang gusto ko eh. Gusto ko na nakikita kang masaya at nag-i-enjoy sa mga lakad natin. Well, puro sorpresa ka kasi sa akin. Kaya nag-enjoy talaga ako. Sana ulitin natin to ha. Sabik na sabik niyang sabi sa akin. Pagkatapos ng kaunti pang kwentuhan ay ilang minuto rin kaming natahimik habang nasa biyahe. Busy kasi si Sally sa pag-text sa kanyang tita na kulit ng kulit sa kanya kung anong oras siya uuwi. At nang matapos siya sa pag-text ay saka lamang ako nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin sa kanya ang gusto kong sabihin. Sally, pwede ba akong manligaw sa iyo? Siyempre nagulat si Sally sa sinabi ko. Hindi ka pa ba naliligaw sa lagay na ito? Ilang beses na tayo nag-eyeball at nag-date. Madalas mo akong ilibreng manood ng sine at kumain sa labas. Paminsan-minsan, binibigyan mo ako ng regalo. Hindi pa ba panliligaw ito sa iyo? Nakangiti niyang tanong sa akin. Akala ko kasi for friendship lang yon. So ano? Pwede ba? Oo, pwede ka manligaw sa akin anytime. Karapatan mo yon bilang isang tao. At saka total naman ay matagal na rin akong may gusto sa iyo kaya sige. Ako naman ang nagulat sa narinig ko mula sa kanya. Anong sabi mo? May gusto ka sa akin? Gusto kong klaruhin ang lahat. Matagal na ako may gusto sa iyo. Actually, may crush nga ako sa iyo. Una pa lang kitang makita sa Facebook. Pagtatapat niya sa akin. Alam ko rin na mabait ka, responsable at mukha ka namang mapagkakatiwalaan. Kaya sige, hindi ko na pahahabain pa. Mahal mo ba talaga ako? Oo, Sally, mahal kita. Kaya gusto kitang kasama palagi. Ikaw kasi ang nagpapasaya sa akin. Masaya kong sagot sa kanya. Okay, tayo na. Boyfriend na kita. Girlfriend mo na ako. Mabilis na desisyon ni Sally. Sigurado ka?
Hindi naman ako makapaniwala noon na ganun lamang kadaling mapasagot si Sally. Bakit, ayaw mo ba? Panunubok niya sa akin. Gusto ko siyempre. Yes, finally. I love you, Sally. Halos tumalo noon ang puso ko nang marinig kong nag-I love you din siya sa akin. Papa Dudut, oo, masyadong mabilis sa mga pangyayari pero hindi naman kami nagsisisi ni Sally sa ginawa naming desisyon. Dahil alam namin sa sarili namin na mahal namin ang isa't isa. Simula noon ay naging masaya na ang samahan namin bilang mag-boyfriend at girlfriend. Bagamat paminsan-minsan ay dumaraan din kami sa mga tampuhan at away. Pero dahil sa mahal ko si Sally ay madalas ako na ang nagpaparaya. Madalas ako ang unang nanlalambing sa kanya. Samantala ay madali namang lumambot si Sally kaya kadalasan ay nauuwi din sa batian at haruta ng tampuhan namin. Papadudod sa pagdaan ng panahon ay masasabi kong tumindi at tumitibay ang pagmamahalan naming dalawa ni Sally. At sa panahong yun ay kumbinsido na kami ni Sally na mauuwi rin kami sa kasalan at pagsasama sa hinaharap. Papadudot, aaminin ko ng mga araw na kasama ko si Sally ang siyang mga pinakamasayang araw sa buhay ko. Akala ko'y wala nang katapusan yon, na kami na ang magsasama hanggang sa finish line. Pero hindi ko inaasahan na susubukin kami ng tadhana. Nagsimulang manlamig ang aming relasyon. Naging madalas noon ang pagtatalo namin ni Sally dahil na rin sa selos. Minsan kahit simpleng bagay ay nauuwi sa matinding tampuhan. Unti-unting nanlamig sa akin ang aking girlfriend at kapag tinatanong ko siya kung ano ang problema, hindi niya ako sinasagot. Kumbaga ay kinikim-kim lamang niya sa kanyang sarili ang problema niya sa aming relasyon. Ngunit dumating ang araw na susuko din siya sa aming maala roller coaster na relasyon. Natatandaan ko, aksidenteng nakita ko si Sally na may kasamang ibang lalaki. Siyempre umiral sa akin ng selos kaya agad ko silang hinarap. Sally, tawag ko sa aking girlfriend. Pareho namang napalingon sa akin sina Sally at ang kasama niyang lalaki. Denmark, anong ginagawa mo rito? Kinakabahang wika sa akin ng girlfriend ko. Sino siya, Sally? Tanong ko sa kanya at kasama niyang lalaki na kung titingnan ay mas gwapo at matikas ang datingan kesa sa akin. RJ? Kaibigan ko si Denmark. Halos pabulong na sagot ni Sally sa kasama sa pagkakalang hindi ko maririnig yon. Ngunit narinig ko pa rin yon at agad na kinorekta ang sinabi ng aking girlfriend. Pare, nagsisinungaling tong si Sally. Boyfriend niya ako, hindi kaibigan. Halata namang nagulat ang lalaki. Ano? Boyfriend? Boyfriend ka niya? Teka Sally, akala ko ba wala kang boyfriend? Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya, RJ. Pero naputol yon nang hinila ko ang kanyang braso papunta sa akin. Denmark, ano ba? Bitawan mo nga ako. Palag niya sa akin. Uuwi na tayong dalawa, ang sabi ko pa kay Sally. Umalag naman ang kasama niyang lalaki. Pare, bitawan mo nga si Sally. Huwag kang makialam dito pare ha. Ihahatid ko na ang shota ko. Halika na Sally. Pagkatapos noon ay pareho kaming lumabas ng mall at tumungo sa kalapit na parking area para doon mag-usap. Sino ang lalaking yon ha? Bakit mo siya kasama? Tanong ko sa kanya. Kasamahan ko lang si RJ sa trabaho at saka nag-inuman lang kami. Pag-amin niya sa akin. Anong sabi mo, nag-inuman lang kayo? Nakikipaglasingan ka kasama ang ibang lalaki? Galit na wika ko sa kanya. Bakit? Anong masama dun? Hirit pa niya sa akin. Bakit ka ba nagkakaganyan ha, Sally? Ano ba nangyayari sa'yo? Magtatatlong linggo ka ng ganyan ha? Sally, may problema ba? Ano? Tanong ko sa kanya. Mahal mo pa ba ako ha, Sally? Gusto mong malaman ha, Denmark? Pwes, sasabihin ko sa'yo. Ayaw ko na sa'yo. Hindi na kita mahal. Sawa na ako sa'yo.
tahas ang pagtatapat ni Sally sa akin. Ano? Gusto mo pang ulitin ko sa'yo? Hindi naman ako makapaniwala sa aking narinig mula sa girlfriend ko. Pero bakit? Ano bang nagawa ko sa iyong kasalanan at ginagawa mo sa akin to? Kailangan ko pa bang ipaliwanag sa iyo? Alam mo Denmark eh, sasayangin mo lang ang oras ko. Basta ayaw ko na sa iyo. Period. Simula ngayon ay hiwalay na tayo. Walang kabog-abog ay nakipaghiwalay sa akin si Sally ng oras na yon. Bakit Sally? Sabihin mo naman sa akin kung bakit ganyan na ang trato mo sa akin. Please naman. Sa puntong yun ay naiyak na ako at halos magmakaawa sa kanya na bawiin niya ang kanyang mga masasakit na sinasabi sa akin. Ngunit disidido na talaga si Sally na iwan ako. Denmark, nasabi ko na sa iyo ang dahilan, hindi ba? Sawa na ako sa iyo. Hindi na kita mahal kaya tama na. Tigilan mo na ako. Hiwalay na tayo. Insist niya sa akin. Sally naman, mahal na mahal kita. Huwag mo naman gawin sa akin to. Naging mabuti naman akong boyfriend sa iyo. Minahal naman kita. Sa pagkakaalam ko eh, hindi naman ako nagkulang sa iyo. Hirit ko pa sa kanya. Ngunit napagtanto ko ring wala na talagang pag-asa. Please Denmark, irespeto mo naman ang desisyon ko. Oo, naging mabait kang boyfriend pero hanggang doon na lang tayo. Hindi na kita kayang mahalin. I'm sorry but you need to let me go. Goodbye. Yon ang huli niyang sinabi sa akin nung araw na yon bago niya ako iwan sa parking area ng mall habang umiiyak. Papadudot ng gabing yon ay gusto kong magpakamatay. Dahil sa sobrang sakit ay dinasal ko noon na sana'y mabunggo ang jeep na sinasakyan ko tapos ako yung mapuruhan. Pero syempre binaliwala ng Diyos ang dasal ko. Samantala upang makalimot ay dinaan ko sa paglalasing ang lahat. Napabayaan ko rin ang aking sarili. Kaya hindi katakatakang sa loob ng isang buwan ay malaki ang pinayat ng katawan ko. Malaki rin ang pinagbago ng itsura ko at sa loob kasi ng isang buwan ay nagmukha akong ermitanyo. Sa kabilang banda, papadudot ay napansin po ito ng mga kaanak ko lalo na ang aking ama at sinabihan niya ako na napakatanga ko raw dahil binigyan ko ng pansin ng isang babaeng walang kwenta. Pinayuhan din niya ako na mag-move on at isa sa minungkahi niya ay ang pagtanggal sa anumang bagay na makapagpapaalala sa akin kay Sally. Papadudod, sinunod ko ang aking ama at tinanggal ko ang anumang komunikasyong namamagitan sa amin ni Sally. Naganap na rin ako ng bagong trabaho at maswerte naman akong natanggap. Samantala kahit na mahirap ay binaling ko sa ibang ang atensyon ko pero nabigo ako kasi kahit na anong gawin ko ay hindi ko matanggal-tanggal sa puso't isipan ko si Sally. Samantala makalipas ang 5 buwan, aksidente kong nakasakay si Sally sa jeep na nooy nakatira na medyo malapit sa tinitirhan ko. Sa bandang Road 23, Barangay Bahay Toro, Quezon City kasama ng kanyang tita. Denmark, ikaw ba yan? Nagulat naman ako nang makita ko siya na pasahero din ng jeep. Nandiyan ka pala. Hindi kita napansin nung sumakay ako ng jeep, ang sabi ko. Ang laki ng pinagbago mo, muntik na kitang hindi mamukhaan, ang wika pa niya sa akin. Thanks ha, kung hindi dahil sa iyo ay hindi magkakaganito ang itsura ko, sarcastic ko kong sagot. I'm sorry Denmark, tila nakukonsensya niyang sabi sa akin. Para saan pa ang pagsusorry mo? Wala nang saysayang sorry mo. Nasaktan na ako. Eh siya nga pala, kumusta ka na? Siguro naman ay masaya ka na sa buhay mo ngayong nakasakit ka ng loob ng iba. Balik ko sa kanya. Ang buong akala ko ay magiging masaya ako sa piling ng iba pero mali ako. Pag-amin niya sa akin. Iniwan ka ba nung lalaking pinagpalit mo sa akin? Umiling siya bilang sagot sa tanong ko. Hindi ako pumatol sa ibang lalaki. Pagkahiwalay natin. Siya nga pala, hinanap kita doon sa dati mong trabaho at wala ka na roon.
Sinagot ko naman siya kaagad. Lumipat na ako ng trabaho, bali sa pabrika na ng floor matting sa Novaliches ako nagtatrabaho. E teka, bakit mo naman ako hinahanap? Siyempre gusto ko humingi ng sorry sa iyo noon. Denmark, sobra akong nakonsensya sa ginawa ko sa iyo. At pinagsisihan ko na yun. Buti naman at nakonsensya ka pa. Alam mo ba Sally? Halos masira ang buhay ko sa ginawa mo sa akin. Muntik na ako magpakamatay noon sa sobrang depression sa iyo. Kaya nga sobra kong pinagsisihan yun din, Mark. Hindi ko dapat ginawa yun sa iyo. Patawarin mo na ako. Nakukonsensya niyang wika sa akin. Buti na lamang at kaming dalawa lamang ang pasahero ng jeep kaya nasasabi niya ang mga yun sa akin. Pagkatapos ng lahat hihingi ka lang ng tawad? Ganun lang yun? Sige, pinapatawad na kita, sabi ko sa kanya. Pero napaisip din ako kinalaunan. Pero teka, bakit humihingi ka sa akin ng tawad? Seryoso kong usisa sa kanya. Mahal pa rin kita hanggang ngayon, sagot niya sa akin. Nagulat naman ako pero namutawi ang bitterness sa puso ko lalo na anong sumagi sa isipan ko yung araw na nakipaghiwalay siya sa akin. Pero hindi ba't ang sabi mo ay sawa ka na sa akin? Nagkamali ako noon. Akala ko hindi kita mahal. Oo, maaring sinabi ko yon pero noong mawala ka, I just realized na kung gaano kita kamahal at kahalaga sa buhay ko. Mahalaga ka sa akin kasi nga mahal kita. Paliwanag niya sa akin. Ganun ba? Hindi naman ako masyado makapagsalita noong sandaling yon dahil na rin sa may natitira pa rin akong pagmamahal para kay Sally. Nagpatuloy naman sa pagpaliwanag ang ex-girlfriend ko. Naguluhan lang ako sa mga nararamdaman ko noon. Ang akala ko ay in love ako sa ibang lalaki pero nagkamali ako kasi noong araw na naghiwalay tayo, unti-unti ko na-realize na mahal pa rin kita. Kaya simula noon ay nabuhay na ako sa kalungkutan at panghihinayang. Denmark, maniwala ka sa akin. Sobra ko nang pinagsisihan ang pananakit ko sa iyo. Hihingi ka ng second chance sa akin? Seryosong tanong ko sa kanya. At that point kasi ay malapit nang lumambot ang puso ko sa kanya. Oo Denmark, magsimula ulit tayo. Mahalin mo ulit ako sa pagkakataong ito ay pinapangako ko na sa iyo na hindi na kita sasaktan. Hindi kita iiwanan Denmark, ikaw lang ang lalaking mamahalin ko. Please bigyan mo ko ng second chance. Promise hindi ko nasasayangin pa ito. Paniniguro sa akin ni Sally. Papadudot, nagulat ako sa mga narinig ko kay Sally. Bagamat hindi ko maitatanggi na mahal ko pa rin si Sally, ay minabuti ko na lamang na kontrolin ang nararamdaman ko. Tulad kasi ng iba na nasaktan na ay hindi mo talaga mapigilan na umira lang takot na balikan ang taong nakasakit sa iyo kasi natatakot kang masaktan kanya ulit. At naniniwala ako sa kasabihang mas masakit na maranasan na masaktan sa pangalawang pagkakataon. Papadudod, sinubukan kong lumayo kay Sally pero patuloy kaming pinaglalapit ng tadhana. Samantalay tumagal pa ang ilang buwan ay unti-unti nang nawala ang sakit dulot ng ginawa sa akin ni Sally pero kasabay noon ay ang pag-usbong ulit ng tapang sa dibdib ko na muli siyang mahalin. Oo Papadudod, muli kong minahal si Sally. Pero nilihim ko muna ang aking nararamdaman. Ayaw ko naman kasing magpadalos-dalos ng desisyon. Sa kabilang banda ay naging masigasig si Sally sa paglapit niya ng loob sa akin kaya hindi naglaon ay naging close ulit kami. Mahal mo pa rin ba ako hanggang ngayon? Biglang tanong niya sa akin isang araw, although alam na niya ang kasagutan. Eh kung sabihin ko sa'yo na mahal pa rin kita, tatanggapin mo pa ba? Balik ko sa kanya. Oo naman, so mahal mo nga talaga ako. Natawa naman ako sa kakulitan ni Sally. Oo na, kakasabi ko lang hindi ba? Naninigurado lang po, natatawa rin niyang sagot sa akin. So magkakabalikan na tayo. Pag-iisipan ko ulit, pang-aasar ko naman sa kanya. Ano ba yan Denmark, kakasabi mo lang na mahal mo ko tapos pag-iisipan mo pa? Naiinis niyang sabi sa akin. Oo mahal kita kaso hindi ganong kadali na magkabalikan tayong dalawa. Huwag tayong magpadalos-dalos ng desisyon. At sa kasali medyo nag-aalinlangan pa ako na makipagbalikan sa iyo kasi
Ayaw ko nang masaktan. Tama na yung dati na muntik nang masira ang buhay ko. Katwiran ko naman sa kanya. Naintindihan naman yun ni Sally. Denmark, pinapangako ko naman sa iyo na hindi na mauulit yung ginawa ko sa iyo dati. I promise na hindi kita sasaktan and I will love you forever. Sige, subukan ko. Wika ko sabay kindad sa kanya. Ano ba yan, Denmark? Ikaw ha? Pinahihirapan mo pa ako. Reklamo na niya sa akin. Okay, fine. Pahirapan mo man ako. Pero malakas naman ang kumpiyansa ko na tayo pa rin ang magmamahalan sa huli. Conclusion niya. Natawa lamang ako at inakbayan si Sally habang naghihintay noon ng masasakyang jeep pa uwi. Papadudod, sa ngayon ay muli kaming nagkabalikan but this time ay alam namin sa mga sarili namin na mahal namin ang isa't isa. Dalawang taon na rin kaming nagsasama at one of these days ay ihahanda na namin ang aming kasal. Papadudod, alam ko na ang pag-ibig ay parang sugal. Pero sa pagkakataong ito ay hindi ako natatakot na sumugal kay Sally dahil alam ko nang panalo na ako. Malakas ang kumpiyansa ko na sa pangalawang pagkakataon ay mas tumibay ang pagmamahala namin at alam naming dalawa na kami ang nakadakdang magsama habang buhay. Papadudod, siguro pagkatapos ninyong basahin ang sulat ko ay may mga magsasabi na napakatanga ko dahil binalikan ko pa ang isang taong nanakit sa akin. May magsasabi din siguro na corny ang love story namin dahil sa kabila ng pananakit ni Sally sa akin ay naging happy ending pa rin dahil tinanggap ko pa rin siya at minahal. Pero papadudot, wala na akong pakialam sa mga sasabihin ng iba. Ang mahalaga lamang sa akin ay kasama ko ang taong pinakamamahal ko. Muli, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng panahon sa sulat ko. Sana kahit na simple lamang ang love story namin ni Sally ay magkaroon pa rin po ito ng pagkakataon na ma-upload sa iyong YouTube channel. Simple man siya pero alam kong marami ang makaka-relate dahil ito ang pangkaraniwang nangyayari sa buhay pag-ibig ng karaniwang mga tao. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po and more power sa Papa Dudut Stories at God bless sa inyong lahat. Nakasubscribe na rin po ako sa isa nyo pang channel, Nakaistorya. Lubos na nagpapasalamat, Denmark. Wala namang masama kung balikan ni Denmark ang babaeng nanakit sa kanyang damdamin noon. Narinig naman natin na nagsisi naman si Sally sa kanyang pagkakamali kay Denmark. At higit sa lahat ay napatunayan naman niya na mahal niya talaga ang ating letter sender. Kaya para sa inyo, Denmark at Sally, magpatuloy pa rin ang inyong masayang relasyon. We are looking forward sa inyong kasal in the future. Muli ay maraming salamat, Denmark, sa pagbabahagi mo ng iyong storya sa Papa Dudut Stories. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama.